Ito yung plaka na new replacement plate. Tapos mayroong ano, ito yung dating plaka. Good morning mga kabadis, welcome back sa ating YouTube channel. For this video, magkakabit tayo ng plaka sa ating unit. Ito yung ating bagong plaka na nakuha sa Valenzuela District Office sa ating previous vlog, no? Ayan, ito yung plaka na new replacement plate ng mga lumang plate. Kulay green dati, ayan. So kung mapapansin nyo ito, yung ating plaka, i-blur lang natin, no? Yung gitna lang ipapakita natin, yung R&I lang. Tapos mayroong ano, ito yung dating plaka na mayroong monumento ni Dr. Jose Rizal at mayroon siyang matatag na republika ng Pilipinas. Yan, may ano pa siya, may flag. Ayan. So yan yung dati, no? Kulay green siya, green plate. And ito naman ngayon yung bago. Ayan, so R&I muna. Yung ating ipapakita lang dito mga kabadis dahil para sa ating security, no? Ayan. Ayan, yung bagong plaka, meron siyang nakalagay na LTO. Ayan, may naka-engrave na LTO dun sa letter, no? Saka dito sa number. Alright. Tapos, may nakalagay dito na region. Kung anong region yung ating unit. So, region 4 Asia, Calabar Zone. Ayan. So, white plate na siya, new plate. At mayroong nakalagay dito na serial code, na serial number. Ito yung sinasabi ko mga kapatis na. Ayan. Ito yung serial code number. Alright. Ito na yung bago nating plaka at ikakabit na natin dito sa ating unit mga kapatis. Ngayong umaga. And sa pagkakabit nito mga kapatis, mayroon siyang bolts na required talaga ng LTO. No? Ayan. Ano yan? May memo na galing sa LTO na dapat itong klase ng bolt na to ang ating ikakabit. So mapapansin nyo, ayan. Kukunin natin yung ano, yung bolt nya. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo mga kabadis, ayan, yung bolt nya ay mayroon siyang parang ano sa gitna, no? Ayan. Ito yung kanyang 10 mm na sukat na tornilyo, no? Ngayon, mayroong mga washer yan. Ayan, lock washer. Para mag-lock doon sa kanyang ano, plaka. Ito talaga yung required ni LTO mga kabadis. Ayan. So sa pag-i-install nito ay, ayan, may instruction naman. Kapag in-install natin ito, use the existing holes of the cars, drill two holes, 6.5 mm. Place the flat washer on the top of the plate. And insert the bolt through the hole. Insert the lock washer, slitted washer on the back side of the bolt and fit the nut and tighten by the hand. Then use the 10 mm wrench to tighten it further until the head breaks off. Ayan. So sinasabi niya dyan, more information to www.ltu.gov.ph. Ayan. So, I mean to say, pag kinabit natin yung ating plaka, mapuputol itong bolt na to. Yung 10 mm na to sa ibabaw at matitira ito. Itong nasa ilalim na to. Ayan. Tapos, wala na siyang tanggalan. So, ngayon mga buddies, mapapansin nyo mayroon tayong tornilyo dito. Na apat. Apat na piraso na ano, allen type. Ayan. So, itong mga tornilyo na to mga buddies, ito muna ang kakabit natin dito sa ating plaka. Temporarily dahil wala pa tayong nabiling cover, no? Maglalagay kasi tayo ng cover para protection sa ating plaka para hindi siya madumihan at hindi masira or ma-deteriorate kagad yung ating plaka bago natin gamitin ito. So, temporary muna, gagamitin muna natin itong bolt na to. Then, kung mapapansin nyo, mayroon tayong parang plastic na protector dito, plate protector. Ayan, para naman ito hindi mabali yung ating plaka pag kinabit. Itong plate protector na ito, nakasama doon sa unit kapag binili itong unit ito. So, dati na ito, hindi lang naikabit. Kaya, ayan, ikakabit na natin siya sama ng ating plaka. So, may ano dito na nakalagay up. Ayan, so, nakaganyan yan bago natin ikabit doon sa ating unit. Alright. So, since allen type yung ating gamit, so, makikita nyo may gamit tayo rito.
Ayan. Gagamit tayo ng allen type na size ay 5, no? 5 millimeter. Ayan, no? 4, 5, 6. So. And dito sa 5 millimeter na allen type natin, gagamit tayo ng 10 millimeter naman combination. Ayan. So, para naman mahigpitan itong ating bolts na to doon sa ating plaka. Alright. Start na natin siyang ikabit, mga kabadis. So, simple lang, mga kabadis, ang pagkakabit niya. Tagalin lang natin itong tornillo na dalawa na to. The G's. Gamit ang ating combination wrench. Parang uulan, ano? Then, ikabit na natin itong ating bagong plaka na ikabit ko pagka may kasama ganito ay hindi siya makasya. Okay. Ayun, hindi kakasya. Saktong-sakto lang. Ay, mga buddies, no? Ito, may issue lang tayo rito sa ating tornilyo. So, ang nabili nating tornilyo ay napaka-iksi, no? Kasya lang siya dito sa kapal na ito. Ayan. Saktong-sakto lang siya. Pag nilagay pa ang plaka, hindi na siya uubra. Ngayon, nagagawin natin, mga kabadis, ay ito na lang ang kakabit natin sa harapan. Itong kanyang tornilyo talaga. Hindi lang muna natin siya hihigpitan ng todo para matanggal pa natin siya. So, ito kasi 1 inches lang to. So, kapos. Kakabit na natin siya gamit itong tornilyo na required ng LTO. Nakatiyo lang siya. Ayan. Tapos, hihigpitan na lang. Sumail lang muna. Ito na siya. So, ito, hindi muna natin puputulin to para magamit pa natin dahil, ayan, mild lang. Dahil bibili pa tayo ng tornilyo na mas mahaba, yung 1.5 inches dito na ikakabit natin dito, habang wala pa tayong nabiling plate cover, yung clear na plate cover para dito. Yung iba hindi naman nilalagyan, okay lang yon, pwede na ninyong isagad ng putol ito. Kaso nga lang, pag ito'y naputol ng mga kabadis, yung tornilyo na to, fixed na siya yung ating plaka. Yun talaga yung required ni LTO. Kaya kung ako sa inyo, gagamitin nyo talaga yung tornilyo ng LTO na ganito. At saka kailangan na nakaputol itong pinaka tornilyo niya. Okay? Nakakabit na yung ating plaka sa harap, sa likod naman. Alright, dito naman tayo sa likod ngayon, mga buddies. Ito, papalitan na rin natin siya. Tingnan din natin kung baka siya itong maiksing tornilyo na nabili natin. So, maiksi talaga siya. Sana kumas siya ito. Para hindi muna natin magamit itong ating tornilyo talaga na galing sa LTO. Okay, gagamitin natin, mga kabadis, sa pagtanggal ng plaka ay yung Phillips screw, mga kabadis. Sabi kasi Phillips screw yung bolts na nakalagay dito sa kanya. Okay. Simple lang, mga kabadis, sa paggamit nito. Counterclockwise lang at paghigpit. Pagkabit ng plaka ay pa-clockwise naman. So basic lang, mga kabadis. Tornilyo. So, patanggalin natin ito. Ayun, kasya ito. Kaya ito muna ang gagamitin natin. Ayan, sumataas pa. No? So, ayan, naka-blurred lang ang ating mga plate number, mga kabadis. No? Alright. So, ayan, ganyan. Kabit na, mga kabadis, no? Ang ating plaka sa ating unit. So, maganda na siya. Yan. Alright. Hindi ko pa nahihigpitan, mga kabadis. So, higpitan natin yung ating plaka. Alright, itong 10 millimeter na combination. Saka yung ating 5 millimeter na allen wrench. Alright. Special tools yan, mga kabadis, no? Higpitan natin.
Okay na yan mga buddies. Mayroon siyang kasamang sticker. Ayan. Itong sticker ng LTO na to ay inilalagay sa bandang kanan ng ating windshield. Ayan o. This is a sticker na ini-issue kasama nung ating bagong plaka na ikinakabit sa ating unit sa windshield, sa may bandang upper right corner ng ating windshield sa loob. So ito dinidikit doon na nakapaganon sa windshield. At mayroon siyang instruction kung paano ikabit itong ating sticker na to. Ayan. As per the instruction of this sticker, ayan, nakalagay dyan, avoid any tinted areas of the windshield and affix to inside of the windshield on top right side. Ayan. Ito yung manibela, mga kabadis. Dito mo siya ilalagay sa taas at wala dapat tint. Ayan. Kung mapapansin nyo, itong black na to, tint yan. Wala daw dapat na tint sa ating windshield. So, since may tint yung ating windshield, mga kabadis, hindi mo na natin ilalagay ito. I-cut out na lang natin yung tint sa ating windshield bago natin ikabit ito. Dahil ang instruction dito ay kailangan walang tint yung ating windshield. So, naka full front kasi tayo mga kabadis, kaya hindi natin muna ikakabit ito. And then, nakalagay, ang instruction dito, carefully peel the third license plate sticker from the carrier paper. Do not touch the adhesive front side and do not tear. Affix to the inside of the clean and dry windshield on the designated place and please remove any tint. Ayan. So, removal is not possible once affixed and will void the validity. Ayan. So, yung iba mga kabadis, itong sticker na to ay hindi na kinakabit. Bakit? If ever na mabasag yung windshield nila or if ever na kailangan nila magpalit ng windshield nila dahil may crack or something, may damage, hindi mo na ito malilipat doon sa windshield na bago kapag kinabit mo to sa recent na windshield mo. Yun yung ginagawa ng iba. Itinatabi na lang ito at pag hinanap ng LTO, pinapakita na lang. Pero hindi yun ina-advise ng LTO mga kabadis. So, kailangan talaga nakakabit ito sa ating windshield. Ngayon, depende na lang sa inyo kung ikakabit nyo ito or hindi. So, ito sa atin, ikakabit natin ito mga kabadis sa ating windshield kapag na-cut out na natin ng maayos na katulad nito yung ating tint sa ating windshield na sakto itong ating sticker na ito. Alright? Tapos na ang pagkabit natin ng plaka sa ating unit. At kung nagustuhan mo yung video na ito mga kabadis, please like, comment, and share. And don't forget to subscribe on our channel. Click the bell button para ma-notify ka sa mga susunod pa nating uploads na video. And thank you so much sa pag-suporta mga kabadis. Peace out!